Hindi. Wala naman. Uni, ngayon ah. Wala pong ganunan. Chairman, LGB. War on drugs ni Duterte nung saka niya sa ICC na naisumite niya at nagkaroon ng... Sasampaling ko sa pulit sa... Chairman, Session Newsman. Ako ay Pilipino, taas noo kahit kanino. Ni Duterte nung nakarang administrasyon. Ito po ay bunga nung nakalap namin na impormasyon at ebidensya nung kami ay nag-iimbestiga nila Senator Laila De Lima at dun sa aming sariling na naisumite niya at nagkaroon na rin ng kopya dito po sa Quadcom at doon po dun sa kanyang video. Sinabi niya po na ginagamit lang ang war on drugs ni Duterte para takutin ang sambayan ng Pilipino at takutin ang iba't ibang sektor para hindi siya paghinalaan dun sa kanyang sariling involvement sa illegal drugs. Kaya nga siya na-mention po na siya ang lord of all drug lords. Ito po ay sinabi niya na mga kasabwat ni Duterte ay sina Michael Young, Charlie Tan. At ito po, si Michael Young ay ayon mismo sa report ni Kernel Acerto na dating deputy director of the Drug Enforcement Group of the Philippine National Police. Si slide lang ho. Sige, with Mr. Chairman. Sige, go ahead, Mr. Trillanes. So, ito po ang, sige, doon po, slide lang ho. Sige, with Mr. Chairman. Sige, go ahead, Mr. Trillanes. So, ito po ang, sige, doon po, parehas nga nung naisumite ng AMLAC sa kanila. Kaya, ano po tayo, kumpiyansa po tayo sa provenance nitong dokumentong ito. So, sige po, next slide in po nung 2016, meron pong nag-abot sa aming opisina na ang pangalan po niya ay Joseph De Mesa, in-identify niya. So, sinabi niya, meron siyang mga dokumento na pwede namin tignan. So, kampanya po yon, hindi po namin nabigyan ng atensyon. Anto, ako po ay nagpakita dun sa BPI branch na yon sa Julia Vargas, pero siya po hindi sumipot. Ang sumipot sa kanya, itong si Panelo. Ngayon si Panelo, wala pong dalang waiver. Ang nilabas niya, special power of attorney, na may specific conditions. Ngayon po, natapos na lahat yung kampanya, presidente na siya, ni Amy Oy. Pero sabi ko kung... if I'm lying, or if my statements are falsely stated, if there is an iota of magbigti ako. So, in the same manner na kung magbigti ako, si itong si Trillanes dapat magsabay rin sa akin. Ito pong dokumentong ito, ito po yung naging basis ko nung plunder case na final ko kay Duterte noong 2016. At ito po ay inimbestigahan ng ombudsman. At ang deputy ombudsman, Arthur Carandang, and I think they invite him, siya ang nag-conduct ng investigation. Humingi siya ng dokumento sa AMLAC at kinonfirm niya. And because of that, tinanggal ni Duterte si deputy ombudsman.
Now, hindi. Sampaling ko sa publiko. Hindi, wala naman. Hindi, ngayon na. Wala pong ganunan. Mr. Chairman. I'll give you a no. Sampaling ko sa publiko. Sa Mr. Chairman. Session suspended. Session suspended. Lolo, may kayos. Kailangan turuan niya. Huwag kang ng mga civilian na pipiyak yan. That's my experience. Tagal akong fiscal, matagal rin akong mayor. Presidente ako. So, nag-edit din. Work it out. Nabilihin mo na lang ang kaso. Sabihin ko, patay naman yung yawa na yan. Sorry. Delete the expression. Please. Stenographer, maunahan please take note. Sir. Delete the word YAWA. Patay na naman yan. Hindi naman mabubuhay yan. Wala naman may picture yan na asawa mo. O ito. May 50 mil. Kalimutan mo na. Thank you, Mr. Chair. Thank you, former President. Pero, sir, yung lahat, may I add, baka magkamali tayo dito. Mamiss ko. Lahat. Baski dito yung presidente ako. Merong report, validation, revalidation. Tapos, ibang agency sa gobyerno ang mag-rehabilitate. Hindi ako naman. Core process yan. Bago magsabi, sige, kudasin mo. Okay, thank you, Congressman Ortega. Hindi ako nagde-deny, sir, na tinutudas ko yung kriminal. I do not deny it. The next to interpellate is Congressman Raul Manuel. You have 10 minutes. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, ilang tanong po kay Senator Trillanes. Mr. Chair, ang claim po kasi niya ay yung mga pinesend po kanina ay galing sa drug money, yung mga pumasok dun sa accounts ng dating Pangulo. Mr. Chair, gusto nating maklarify kung ano po ang batayan para masabi na drug money yung source talaga nung mga pinresent na mga accounts, Senator Trillanes. Sinabi niya yan, sir. Mr. Chair, I'm addressing my question to Senator Trillanes. Yes, because kung sinabi niya, I'll file charges against him. Mr. Chair, may we hear from Senator Trillanes? Senator Trillanes. Ang ambasihan po natin ay yung sinabi ni Arturo Las Cañas na mga drug lords na kapartner at pinoproteksyonan ni Duterte ay sina Michael Yang na kinoroborate ni Jimmy Guban at ni Colonel Acerto, si Charlie Tan na kasama dun sa 6.4 billion pesos Shabu shipment. At thank you, Mr. Chair. I respond. Mr. Chair, I have ano other mo, questions. Gusto ko munang i-address diretso kay One minute suspension.